existence once again and welcome back to my channel. Ikaw ba ay isang nilalang na mahilig magtago ng galit? Or ikaw ba ay isang nilalang na nababalot ng galit ang pagkatao? O nilalang na punong-puno ng galit ang puso mo? Yung galit na yan ay may paraan at may kadahilanan para mo maiwasan. Ang sabi ng science, ang paglalabas at pagkikimkim ng galit ay nakakasira sa ating kalusugan. So wala kang kalalagyan. Kaya pakinggan ngayong araw na ito ang mga dahilan kung paano natin maiiwasan ang galit na ating nararamdaman. Unang-una na dyan ang tingnan ang kagandahan ng paligid at ng mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil ikaw, babalutin ka talaga ng galit dyan sa puso mo at sa pagkatao mo na ikasisira ng sarili mo at baka mamaya nang huhuli ka na ng langaw. Hindi ka namin alam, galit ka na pala. So tingnan mo ang kagandahan ng kalikasan ng paligid at kabutihan ng taong nakapaligid sa'yo para maiwasan mo ang galit na nararamdaman mo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na puro na lang kapangitan ng mundo ang nakikita mo. Dahil babalutin ka talaga ng galit sa puso mo kung lahat na lang ng kasamaan sa paligid mo at kadiliman sa paligid mo ang nakikita mo. Itago natin yung huwag mong hayaan balutin ka ng galit or ang pagkatao mo or ang puso mo dahil lamang hindi mo makita ang kagandahan ng mundo at kabutihang katangian ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ikalwa, matuto kang magpatawad. Mahirap gawin ang pagpapatawad, di lalo na kung nasaktan ka ng sobra. Yung nakasakit sa'yo, ang hirap patawarin yan. Ang sarap niyang gilitan ng liit. Pero kung ang ilalagay mo sa puso mo ay pang-unawa at pag-unawa sa tao at sa mga pangyayari na naganap sa inyo, makikita mo rin ang kamalian mo. Dahil hindi ka matututong magpatawad kung hindi mo kayang tanggapin ang kamalian mo at ang kamalian ng iba. Kita na naman yung bra. Patawarin mo muna ang sarili mo para mapatawad mo ang kapwa mo. Masarap mabuhay ng tahimik ng matiwasay at alam mo sa sarili mo na wala kang sinasaktan, wala kang inaapakan. Kaya pagpapatawad sa sarili at sa ibang tao at sa mga nakasakit sa'yo, mahirap manggawin, tanggapin mo ito para palayain ang galit na bumabalot sa pagkatao mo at naninirahan sa puso mo. Ikatlo ay ang paglalabas ng sama ng loob, paglalabas ng mga nararamdaman at ng paglalabas ng nasa puso mo. Baka kung anong gusto nyong ilabas. Ito muna ang ating pag-usapan. Yung mga saloobin mo at saloobin mo sa ibang tao, ilabas mo yan. Sabihin mo sa kanila, dahil kung itatago mo yan sa puso mo at sa isip mo, ikaw ang maghihirap. Sige ka, atakihin ka sa puso. Kung sasabihin mo sa ibang tao yan, or sa isang tao yan, or do sa concerned person, magkakaintindihan kayo. Huwag mong itago yung saloobin mo sa kanya. Lalaki at lalaki ang hidwaan ninyo at hindi ninyo pagkakaunawaan kung kayo, bawat isa, ay magtatago ng nararamdaman ninyo sa isang tao. Masakit mang sabihin sa isang tao ang pagkakamali niya. Kung siya ay isang taong open-minded, maiintindihan niya at maiintindihan niya ang sinasabi mo. Itago ang bra. Kaya, huwag mong hayaang balutin ng galit at huwag mong itago sa sarili mo ang lahat ng sama ng loob. Dahil ang pagtatago ng sama ng loob, hindi makakatulong yan sa kalusugan mo at sa pagkatao mo. Sabihin mo sa kanya ng tapatan, sabihin mo kanya ng harapan. Sabihin mo ganyan ka, ganito, katanggapin mo or hindi, at least nasabi ko, pinalaya mo ang sarili mo, hindi ang pagkatao niya at yung hindi yung mga pagkakamali niya. Pinapalaya mo at pinapasaya mo ang sarili mo sa paglalabas ng katotohanan na nararamdaman mo sa puso mo.
Huwag mong hayaang balutin ng galit at lumaki ang galit sa puso mo dahil lamang itinatago mo ito. At kayo naman na sinasabihan ng katotohanan ng nararamdaman sa isang tao or ng isang tao, huwag ka na rin balahura. Tanggapin mo yung pagkakamali mo at tanggapin mo yung sinasabi niya. I-analyze mo yung pinanggagalingan ng problema niyo. Hindi yung pag sinabi niya sa'yo na ganito ka, ang tapang-tapang mo, dahil mo pang kukuha ng itak at managa ka ba dyan? Hindi ganun. Unawain mo rin yung taong nagsasabi sa'yo. Hindi dahil isinasabi niya sa'yo yung sama ng loob niya sa'yo, inaaway ka na. Mas mabuti nga yun na sinasabi niya sa'yo mismo sa'yo sa pagmumukha mo sa harap mo kaysa sabihin niya sa ibang tao at yung taong magsabi sa'yo, dinagdagan pa, edi lalo kayong nagyera. Kaya, kung may sama ka ng loob sa isang tao, matuto kang i-open ito sa kanya directly. Huwag mong sasabihin sa iba. At kung ikaw man na pinagsasabihan o hinihingaan ng sama ng loob na nararamdaman niya sa'yo, matuto kang tanggapin kung ano man ang makakasakit sa'yo. At ganun ka rin sa kanya. Walang bagay, walang pag hindi pagkakaunawaan ang hindi naaayos kung magiging matapat lang tayo sa ating nararamdaman. At kung sakali man na may nag-o-open sa atin ang mga nararamdaman nila sa atin at yung katotohanan ng kanilang saloobin, matuto tayong makinig ng may paggalang at pangunawa. Hindi yung nagsasabi na nga siya ng totoo niyang nararamdaman para sa'yo, sisisihin mo pa kasi ganito ka, kasi ganyan ka, kasi ganito yung ginawa mo. Eh magsasabunutan talaga ka. Unawain ninyo ang bawat isa. Magbigayan kayo ng opinyon ng may pangunawa sa isa't isa. Dahil kung hindi nyo yan gagawin, lalaki at lalaki ang hiduwaan at ang samani ng loob ninyo sa bawat isa. Kaya napaka-importante na maging open ka sa isang taong nakasamaan mo ng loob. Huwag mong kimkimin yung sama ng loob mo at yung galit mo sa kanya. Babalutin ka lang ng galit, dadating ang panahon, lalaki yan, magkakaroon kayo ng malaking hiduwaan. Sooner or later, magkakasalubong kayo. Sooner or later, hihingi ka ng tulong sa kanya or siya hihingi ng tulong sa'yo. Huwag mong hayaang balutin ng galit ang pagkatao mo. Makinig ka sa hinaing ng isang tao sa'yo at matuto kang magpatawad. Ang paghingi ng pasensya sa isang tao, sinasabi nila napakahirap gawin, lalong-lalo na kung ikaw yung nakasakit at ikaw yung may kasalanan. Kasi kapag ang taong ma-pride, hindi talaga yan hihingi ng sorry. Magunaw ng mundo, hihingi yan ng sorry sa'yo. Ang ipaglalaban yan is yung mga kasalanang nagawa mo sa kanya. Sa halip na mag-apology siya, sasabihin pa niya sa'yo yung mga nagawa mo. Na sa halip na pag-usapan ninyo yung kasalanan ninyo sa isa't isa, hindi at nagpapataasan pa kayo ng mga ere. Bakit nyo hahayaang balutin kayo ng galit ng, sa puso ninyo at sa pagkatao nyo kung kaya nyo namang resolbahin kasama ang taong nakasamaan ninyo ng loob? Sige kayo, atakihin kayo sa puso dyan. Sige kayo. Pagdating ng panahon, puro galit na lang ang bumabalot sa inyo at hindi nyo na makikita ang kagandahan ng mundo. Kayo din ang apektado kung hindi kayo matututong magpatawad at hindi kayo matutong humingi ng dispensa o ng pagpapasensya sa isang tao. Napaka-importante niyan sa kahit anumang aspeto. Ang umamin sa pagkakamali, ang umamin sa pagkakasala. Hindi naman po yung ibig sabihin na maghihingi ka ng sorry labas sa ilong. Sorry! Look, sorry naman. Pero hindi yun yung dispensa o yung sorry na hinihingi sa'yo. Ang paghingi ng dispensa at ng pasensya sa mga taong nasaktan mo at sa taong nagkaroon ka ng pagkakasala ay nanggagaling sa puso mo. Hindi yung labas sa ilong na hindi yung susorry ka lang, galit ka pa. Magsusorry ka nga, dinagdagan mo naman ang mga litanya sa pahuli. Kasi ganito, kasi ganyan.
ang paghingi ng sorry ay pag-amin at pagtanggap ng mga kasalanan na nagawa mo sa isang tao. Hindi yung hihingi ka ng sorry, pero pagkatapos ng linyang sorry, sasabihin mo yung mga kasalanan na ginawa ng isang tao. Hindi paghingi ng sorry ang ginawa mo, kundi ipinamukha mo sa kanya kung ano yung mga ginawa mo at ginawa niya. Ang paghingi ng sorry sa isang tao na nakasamaan mo ng loob ay ang pagtanggap sa mga pagkakamali mo at sa mga kasalanang nagawa mo sa isang tao. Hindi yung hihingi ka ng sorry, nalilitanyahan mo pa kung bakit ganito yung mga nangyari. Sorry means sorry and be apologetic. Hindi yung sorry ka, magsusorry ka nga, naglitanya ka naman ang kung ano-ano pinagawa mo sa isa't isa. Lalong lumaki yung gulo kasi hindi ka naman talaga nag-sorry. Gusto mo pang ipamukha sa kanya yung mga ginawa niya. Sorry means sorry. Sorry for what you have done. For what you did. Hindi yung sorry na may kasamang litanya. Sorry ka taos sa poso. Yung sorry lang labas sa ilong. Kaya mga kaibigan, matuto po tayong tumanggap ng ating mga kasalanan. Dahil hindi tayo magiging masaya kung alam natin na nakakasakit tayo ng kapwa. Kaya para maiwasan ang galit na bumabalot sa pagkatao mo at bumabalot sa puso mo, tingnan ang kagandahan ng kapaligiran, tingnan ang kabutihan ng mga taong nakapaligid sa iyo, maging maunawain at bukas ang pag-iisip at puso sa mga bagay-bagay na nangyari. Ang magpatawad ng kapwa mahirap manggawin, pero kailangan nating palayain para sa sarili natin. Maging mapangunawa tayo, makinig sa mga sinasabi ng ibang tao na nakasamaan natin ng loob, pakinggan ang kanilang mga opinyon para matuto tayong tanggapin kung ano man po ang ating mga kasalanan at mga nagawang sakit sa ating kapwa. Masarap mabuhay nang hindi ka binabalot ng galit. Masarap mabuhay nang wala kang kagalit. Masarap mabuhay nang wala kang iniisip na may sinaktan ka at nakasakit ka. Yun lamang po ngayong araw na ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Poong May Kapal. Don't you think I lick my wounds?